So mga idol, nandito pala tayo sa ating ano, ginagawang CCTV na 12 camera. So kung makikita nyo, kasama natin sila Idol Marvin. Yes. Ano? Tsaka yung ibang tropa pit sa yun, no? yung pinakamalupit sa lahat, si Sir Bakal. Tsaka si Sir Joey. Ayun. Si Dulep at tsaka si JM. Nandun sila sa taas. Naglilingat po tayo. So mga idol, babalikan po namin kayo maya-mayang konti. Idol, nandito tayo ngayon sa ginagawa natin ng CCTV. Kasama natin si Idol Marvin. Yes. So ito po yung ano, pag gano'n ng BNC. Ay, BNC sa power po yan. DC mail. DC mail, ayan. Quest lang natin ng konti para umapit. Tapos yung ating pilip. Yan po. Kaya tayong pilip ko dun. So, yan po. Ito lang po. Pasta natin para kumapit. Kunyari. Yan, yan o, para makita. May positive at negative po yan mga idol. Makikita nyo na. Red is positive. Matik na yan. Si red positive yan. Tapos si black is negative yan. Pero hindi kayo mahirapan mag-ano. Katong nyo. Pwede naman yung katong eh. Yan. Yan. Para mas madali. Diba? Yan, okay. So, mga idol. Ayan. Ito yung ilalagay natin sa ating camera na ito. Ayan natin. Papakita ko lang sa inyo. So, ayun po yung isa. Nakakabit na yon. Connected na po yan. So, ito po yan. Kung makikita nyo, yan po yan. Nakakabit lang yan dito. Oo. Ito yung tinatawag natin na compress type na BNC kasi may tinatawag na may dalawang klase tayong ginagamit dyan eh. Isang ito, hindi huwag nga ito, ito na lang. Yan. Ito yung isang press type. Ito naman yung parang ano, parang manual. Disco. Oh, disco yan type. Sa loob. Yan, ni-screw sa loob yan. Ito pinipress lang, gamit itong pang press ng BNC. Yan, dito yan. Ito yan ang purpose okay. Na. So, ito naman, kailangan mo pang i-screw ito eh. Pabakbakin mo yan, tsaka mo lalagay ito. Mamaya, pakita natin yung sample, sir. Pagka na gano'n tayo. Sige. So, yan. Alright. So, mga idol, babalikan namin kayo, ha. So, welcome to my YouTube channel. Ito na po tayo. Ayan sila, Sir Bakal. Ito. I-ano lang po natin yung ano. Asan na yung camera? Ito, kung camera, dulit. Ayan, o. So ilalagay lang po natin itong ating ano, camera. So ito na po. Ayan. Tol, hihila na doon. Tapos ka na dyan. So ito na po. Ang ating baliktad. So ito na po yung ating camera. Bridge na daw, sabi ni Sir Bakal. Yung Phillips screw. Ito, tatlo. Tatlo yan. So, mga idol. Hindi, tumang ko lang yung sir dito. Ito lang yan, dalawa. So, ito na po siya mga idol. Makikita ninyo. So, nakalagay na yung ating camera. I-adjust na lang po natin siya. Ilan yung naka-wire pataas dyan? So, yan na po yung ating camera. Kung makikita nyo mga idol. So, okay na to. Ready to go na to doon sa ating DVR. So, ayan na po, all good na po yung ating ano, ayan na po yung mga wiring. Ayun po yung isa nating camera, nandoon kay Sir Marvin. Ayan po yung isa. Ayun po si Sir Joel, nagyoyosi. At saka si Sir Bakal. At si JM, at si Dulep.
Ayan na po. Bali, ito po yung ating wiring papunta sa ating CCTV. Iano na po natin. So, ayan po. May isa pa po tayong camera doon na hindi nakalagay. So, iano na po natin yan. So, babalikan po namin kayo para sa iba pang ano, detalye. So, naglalatag po kasi sila doon ng wiring eh. O, akyat po tayo para makita natin sila. Akyat dulip. Oh, bababa ko. So, ayan po kasi. Diyan natin, oh, Sir Bakal, pinakagwapo namin kasama. Si Sir Joel. Ayan. So, ganda po ng ating view. Ayan. So, babalikan po namin kayo. Ayan na, bali. Papakita sa atin ni Sir Marvin kung paano i-splice yan. Yung ano na yan. So yan, ipopokus ko lang po yung camera sa kamay niya para mas makita niya. Ngayon, yan. Para mas mabilis kasi ang trabaho, ginagamitan to na tinatawag na pang strip. Yan. Kagayin mo lang dyan, may sukat naman yan eh. Sasakta mo lang dyan, oh. Sukat niya yan. Tapos ititwist mo lang yan. Ititwist mo lang siya na ititwist. Yan. Siguro ilang times na twist. Tapos yan, magbabakbak mag-isa yan. Nangita mo. Diba? Hindi na kailangan mag-cut, tapos ganyan, diretso na siya. Kakabit na lang natin yung, ano, yung compress. Siyempre, buwasan natin ng konti dahil masyadong mahaba eh. Buwasan lang natin ng konti. Mga pulgada lang. Saka natin lalagay yung rest type. Focus mo lang yung adjuster. Hmm. Ngayon, ang pagkampang pag-suot nito, hindi naman masasabi tansyahan, pero i-twist yan, iikot mo lang yan, mararamdaman mo naman kapag pumasok na buo yan, tsaka mag-a-adjust siya dito yan, kumbaga siya na lang mag-isa mag-a-kapa yan, o yan, sabihin pumasok yan, para sigurado maikit yan, o napasok mo na yan, ito na si compression machine natin yan. Yan, yan lang. Effort to. Ayan. Tara yun. Ayan. Ayos. Finish product. Oh, finish product. Yan po yun. Finish product. Mamaya mas mabibigyan namin kayo ng maliwanag na pagano ng splice niyan kasi doon sa loob. Sabi sa DC mail, naturo naman natin kanina kung paano i-gamit yun. Hmm. So, yun na natin. Ulitin natin. So, magbabawas lang din tayo ng konti syempre dahil may kula yun ang pantay gamit tong medyo palaban ko na cutter. Marami na tong kinita eh. Pak buwasan na natin ng konti strip yan bilis diba isin natin yung mga asing-asing yun mga pulbos lagi lang siguro mag-alamos lang tayo ng mga maliit kurgada lang din yan o mga 0.5 cm. 0.5 cm. Yan. Tapos lang natin ng konti. Yan. Para medyo solid siya. Yan. Tapos, saka natin kakabit yung tinatawag na DC mail. Oops. Wala na yata akong DC mail. Yung DC mail po natin, may negative at saka positive yan. Po yan. DC mail yan. Ayan po. Ayan po yung DC mail. May ibang term sila dyan sa mahaba na to. Alam nyo na yun. Kaya male yan. Yung female yung isa. Mayroon din pong female yan. DC female. Kasi silang tawag dito sa dulo na to eh. Kiwa ano tayo ngayon? Censored. Censored. Yan. Pero yung paglalagay po niyan, may positive negative ba? Doon mismo sa DC male may nakalagay na plus. Sa si Red, matik na positive na yan. Sa mga DC na product, let's say, laging red sa positive yan. Pero may sa depende. Usually may blue pa yan. Pero common na color talaga ni positive red. Is red. Color coding na yon. So, common na color niya. May ibang silang ginagamit ng kulay. Minsan blue yan. Yellow. Ito yung pinaka common sa lahat na kulay. Kapag gumamit ka nito Siamese cable na ito. Oo nga pala. Kasi minsan gumagamit din kami ng UPP dyan. Pero hindi po advisable yon eh.
Medyo advisable ano, naman yun, depende sa magiging project. Ito kasi si ano to, si Siamese cable eh. Subok na rin natin. Hindi, tsaka mas accurate siya eh. Mas less ano siya eh. Mas less ng sakit ng ulo eh. Alright, oh, ayun na po ang ating mga naggagandahang lalaking, si Sir Bakal. Isang kaway muna dyan, Sir Bakal. Ah, hindi niya tayo narinig, oh. Ah, tsaka si Sir Jude. Ay, Joey. Bah, ba't nag-iba yung itsura ni Sir Bakal doon? Ah, iba yung lumabas na. Okay. So mga idol, babalikan na lang po namin kayo maya-mayang konti. Ako naman po ang maglalagay ng camera. So mga idol, ayan na po yung ating camera dito sa likod. Ayan sila Sir Bakal at sila Sir Marvin. Ayan. Kasi i-setup na po natin yan. So makikita nyo kasi ito yung ano natin dito. Binabantayan natin sa ano na to, position na to ng ating camera. Ayan ho. Bagamat mataas naman po, kaya lang creek talaga siya, pwedeng daanan din ng mga tao. So ayan siya. So ito po yung isang camera. Tapos nandito po yung isa. Ito po yung isang camera natin. Ayan po. And then meron din po tayong camera dito, mga idol. Ito. Ah, hindi pa natin nakakabit yung isang camera dito. So, ito naman yung isang camera natin dito. Ayan. At kung makikita ninyo dun sa taas, ayun yung isang camera natin. Ayan yung ginagawa nila Sir Joel at Sir JM sa ano yan. Papuntang DVR natin yan. Yan yung ating ano. So, may camera pa tayo dito. So, ayan po yung isa nating camera. So, halos all set up na po siya. Yan na lang po natin. Ito siya. Yan. At ito yung isang camera. So setup na po tayo lahat. Ito yung sa harap, yung papasok ng gate. So tapos narito yung ating isang camera. At yun sa taas. Ito na. So, kumpleto na po yan yung ating camera. Kung makikita nyo. Ayan po. So, ito po yung nasa side na isa. So, kumpleto na po. So, mga idol, ipapakita namin sa inyo kung paano natin kukonfigure lahat yung camera na yan. Papunta doon sa ating DVR. Para makumpleto siya at na po all set up. So balikan po namin kayo. Mga idol, ayan na po yung ating mga camera. So makikita ninyo, ayan. Ayun, dun tumatakbo yung ating DVR na yan sa taas. Sa ano na yan, ayan. So kumpleto na yung ating ano, camera. Wala nang problema. Ayan yung isang ating dome. Ayan ang inano niya. So sa taas na tayo niyan, mga idol. Magko-config na lang tayo. So, ayan yung ating CCTV na isa. Linalagay lang. So, ayan na po. Okay na po siya. So, ayos na si Sir Marvin. Nandun din siya sa loob ayun kung makikita nyo. Okay. So, babalikan namin kayo. Akit ako dun sa taas. So, ito yung ating mga kasamahan na mga mandirigmang gwapong-gwapo. Ayan. Kita nyo na yung isa na yun. Yun o.
So ito lahat yung ano natin. Tatakbo sa DBR. Dito lang ako dyan. Ayan. So, ayan. Yep. Ngayon pa lang pa na magpe-play, sir. Sorry. Ang haba-haba ng ginawa. Ayan, si Sir Marvin. Oh, so mga idol, ito na po tayo. So, basta natin yung ano, yung DBR. So, sige, ito lang yung laman yan. Ayan. Ito yan. Ayan, ito lang yan. Ayan. Parang ibang laman yan. Napaka-simple lang ang loob, di ba? Yung board pero niya, napaka-lit. Pero napaka powerful niyan kumbaga kasi yan dito na kayo dito dumadaan yung process ng pag-recording yan. Syempre dito naka-save sa hard drive na to yung pinaka file or yung pinaka video ng lahat yan. So ito separate yan sa box eh. Ito lang kakabit natin dito yan. Tapos ng power niya saksak lang natin dito yan sa pa-power to eh. Ito na rin natin. Okay. Yan yung SATA nya. You can see yan. Serial lang yan mga sir. Mga boss. Yan o. Kita nyo yan. Dito lang natin sasaksal pa yan. Pack. Nandyan. Iba iba ang position ng mga depende sa DBR. Eh. Misan yung katabi pa nga yan. Yan. Dito sa brad na to. Dawa. Eh, hiwala yan. May dito siya naka-quest. Ito lang natin. I-quest lang natin siya ng maganda. Para ganun lang po. Tsaka yung mga screw syempre. Ito yung mga screw nyan. I-screw lang natin yung hard drive nyan. Gamit tong free lang to. Kasama na to useful. Pero ibang brand. So far wala pa naman akong nakita yung brand na hindi kasama to. Lagi kasama to. Natin i-screw yan mamaya. Medyo alam nyo na kung paano i-screw yan. Yan, ito lang yan eh. Saan yung butas? Saan natin natin? Ayan. Ayan na po. Ayan, ayan. Ayan po makikita niya lumabas ayan, po yan. Bali doon yan doon. Yan lang yan. Yan. Pupesto lang natin sila dyan. Ayan. Ayan, ganun lang. Tsaka natin lagyan ng mga screw nyo. Ayan. Sine screw. Phillips screw. Phillips screw natin yan. Yan. Ito. Kailangan natin lalakyan pag talagang nakalak na yan. Okay. Yan lang. Yan. Mga ganda. Actually, may wrong move tayo dyan eh. Dapat nilagyan na natin itong isa eh. Para pa natin pinasok itong hard drive. Maglalagay talaga mo na ito eh. Ito may ngayon lang yung background natin. I-slide na lang na. Pasok natin yun dyan. Ihigpitan natin kasi ito si hard drive mechanical to pag sa minty na to diba? Parang hindi kagad masira yung hard drive. Itong hard drive kasi medyo mabibrate to eh dahil mechanical tong log na to, so kailangan higpitan natin yung mga screw. Pero may tanong ako sir, yung mga ganyan po pwede po bang dinalagyan niya ng ano ng SSD? Pwede po bang ginagamit yung SSD diyan? Wala pa akong ginamit na SSD sa mga ganito kasi medyo mahal si SSD, number one 'yan, ang price niya. Pero sa kung saving data lang pwede siguro no sir. Pwede siguro. So far hindi ko pa naman na-experience yun. Wala pa ako kasi ang SSD mahal. Compare mo sa ganito, mura. Pero at least yun sir, iwas ano yun eh, iwas sira dahil kapag ang hard drive maselan, pagka nakalampag, nagagasgas yung disk eh. Yun lang, oh, dahil mechanical yun. Pero usually halos lahat ng mga setup pa nating mga
puro sa mechanical talaga. Yan ang C-gauge po yung top niyan. C-gauge. Isa po sa mga branded diyan na ano, C-gauge. Baka naman, alam mo na. Yan ikaw ang madalas namin ginagamit. Baka naman, maramdaman mo kami, C-gauge. At si Dawa. Baka naman, Pasko na. So, yung ilalap na natin to para tuloy-tuloy na yung trabaho natin. Anong oras na ba? Anong petsa na? Petsa na ba? So ayan, sandali lang po ha. Lalagyan lang po natin ng ilaw, medyo madilim eh. So ayan mga idol. Balik na po tayo. So pag-setup natin, kung makikita nyo, ayun doon, dumaan lahat ng wiring natin. So iaayos pa natin yan, sa-setup pa natin yan. Tapos ito yung ating monitor. Power supply. Yung power supply pala natin, sir. So, may power supply po to. Hindi po yun. Meron pa tayong power supply dyan. Cut. Oo. May video na yan. Okay. So, babalikan po namin kayo. Naipakita na namin yung tungkol sa DBR. Mamaya naman po yung tungkol sa power supply. Tapos yung pag-setup po. Ito. Ayan na. So ito yung power supply natin, hindi siya yung katulad ng last na ginamit natin. Yung mga ano siya, diretso may port. Eh. Oo. So ilalagay lang natin itong power cord na to. Ayan, power cord. Ayan, may, wala namang paano to eh. Ano tawag doon? Positive, negative. Walang positive, negative yan kasi direct. Oo, 220 na yan, diretso eh. 220 yan. So dito lang ang ano yan, ayan no. NL, N tsaka N. Neutral and live. Ayan po yan. Kung makikita nyo. Neutral and live. Yan. Neutral and live, then ground. Sa ground. Okay. Ayan. Oh. So, okay na tapos, po yun. Itong mga to, siyempre dahil separate itong mga yan. Iba, ito lang yan. Itong mga to, yan yung mga sa 12 volts yan. Si negative, tsaka si positive. 1, 2, 3, tatlong positive. 1, 2, 3, tatlong negative. So, wala ba, crowded na yung dito. May gamit ka dito. Let's say gaya niyan, gumamit tayo ng 12 na camera, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dalawa-dalawa. Dalawa-dalawa. Pwede yung dalawa-dalawa. Tatlo-tatlo. 3, 6, 9. Oo. 12. Apat-apat. Pwede. Apat-apat. Apat-apat. Sorry, may na tayo sa mat eh. O yan. So tatlo-tatlo, pwede apat-apat yan. Sama-sama. Positive, yan. Negative dito. Hanggang dito lang, sa tatlong yan. So, hindi siya kamukha nung isang model, sir, na may fuse na mahaba, no? Oh, ito kasi direct to eh. Pero may fuse din yan. Mayroon dito fuse sa loob siya. Fusable okay. Din naman itong mga ito. At kagandahan nito, may pan siya. Yung fusable naman po kasi walang pan. Hindi, may pan din yung iba. Pero yung iba wala. Pero ito kasi pwede na ito eh. Okay? Okay, so lalagyan na po natin yung ating mga, ano, kapit na lahat? Power. Yes, sir. Okay na. Ayun, papakita natin. So mga idol, kung makikita nyo, ito na po siya. Nailagay na po natin lahat. Ayan na po siya. So 12 cameras, 12 na DC mail, ay BNC. Tapos ito po yung sa ating power supply. Ito po yung sa power supply natin na ilalagay. So ito na po siya nyan. So antayin na lang po nating mabuo. So makikita nyo. Ayan po, ina-assemble lang po ni Master Marvin. So doon po tayo sa line 1, tapos neutral. Wala po siyang grounding, so ibig sabihin hindi siya 3-phase. Ano lang siya. Okay lang siya. Diretso lang siya. Straight through lang siya. So 'yun. So ayan na, okay na po yung ating power supply. So mag-splice na lang po tayo niyan para sa ating mga CCTV camera. Tapos mamaya medyo konting clean up. Mamaya, sa setup na lang natin yan.
Okay, so before that, kailangan na muna natin magbakbak. So mag-splice lang po muna tayo. Cut. So habang ini-splice po yan ni Sir Marvin, babalikan po namin kayo. So mga idol, yan, ganyan yan. So kailangan pantay-pantay natin, tinitrim lang natin yung para dun sa power supply para pagkalinagay natin eh. Medyo pogi siya, tsaka hindi, hindi siya salbag-salbag. Alright, okay na. So, let's go rock and roll. So ayan, mag-splice na po tayo ng isa. Dapat makasukat ko. Isa pang tape dito. Medyo digitalyado lang tayong tao. Kaya gusto natin lahat pantay-pantay. Walang light, walang malaki. So balikan namin kayo guys. Hindi naman sa ano, kumbaga kanya-kanya kasing diskarte yan, pero yung linis natin, hinahan natin yan eh. Hindi salbag sa linis ng trabaho. Yung lang ang hinahan natin dyan. Iba na diskarte dyan eh. Kanya-kanya diskarte sa pagwawiring. Ang importante kasi dyan, ini-aim mo dyan eh, yung malinis yung pagkakaroon. Hindi salbag-salbag. Pang salbag yan, ano ba sa Tagalog yan? Kalat-kalat. Pang ganun, kalat-kalat. Ginamit natin yung mga camera, full color ang tawag dyan eh. Sa brand, sa dawa na brand. Eh, Hikvision naman, color who. Ibig sabihin po nun, kung anong kulay niya sa umaga, karoon din sa gabi. Pero same lang po ng company yan, halos isa lang din yung ano, manufacturer. Iba lang ng name. Parang sabihin na natin ako. Disclaimer kasi, ang disclaimer ka. Wala. Oh. Cut mo yan, cut. Oo, oh, sige. Makasuan tayo niya na may equation niya. So, ayan na po, mga idol. Finish product natin yan. Finish product po, ayan o. Okay. Nabalatan na po natin lahat. So, nice splice po ang tawag dyan. Nice na yan ha. So, ngayon. Salansan na lang. Pag sama-sama, ito talaga dito na rin sila yan. Lahat ng red, positive. Red yan, positive. Apat-apat eh. Like tayo nang sinabi natin, apat-apat. Apat dapat. So, 1, 2, 3, 4. Awa? Lima tayo sir. So ito, apat, dito pantay. So tagdalan pa natin ito ng splice. Ayan, magpantay. Ayan. Pantay pa. Kulang pa ng isa. Yan. Pang-apat. Ito na nabalak na ito. So, wala ko ito. Patay yan sa mga lahat. Okay. Pag-isa pa. Ayosi ah. So, yan. Back. Patayin ka muna yung radyo ah. Asan ba yung radyo? Ayan.
Kasi po yung radyo mamaya yung two-way, kailangan natin yan pagka sineset-up na natin yung camera kung paano yung angulo. So, kailangan po talagang may radyo tayo. So, yun na. Pakita natin dito sa kanina. Paano ito? Yan. Yan na po. So, kung matatandaan nyo, ito po yung ating power source. Power source po yan. Si line 1 and neutral. And then grounding. Wala lang tayong grounding. Asan yung, ano, yung outlet natin? Testing muna natin ito. Okay. Magpa-power up. So, ito yung ating outlet. Kusama mo naman natin, sir. Sige. So yun, makikita nyo, meron siyang indicator light. Katunayan na siya'y good and okay. So unplug nyo po ha, kapag gagawin nyo ha. So may indicator light pa rin po siya. So ibig sabihin may pondo, nagpa-pondo. Yan, nawala na. Dito ko na siya, na sir. Hindi na siya kaya nyo. Okay. So hindi na namin may pakita kung paano natin itatap kasi lalagay, sasalansan na po namin sa taas. Kita na lang namin sa inyo kung paano natin mamaya ipoprogram yan at i-setup para may ano, tsaka kung paano siya inaayos yung settings. No, sir? Yes. Okay, oh, sige. Balik kami mga idol, ha? At huwag nyo na rin pong kalimutan paki-like and subscribe itong channel, aking YouTube channel. Game. Ito na yung finish na ano, splicing natin. Ayan, no? Itaba sa camera. Ito. Ayan. Ayan po. So ayan na po kung makikita nyo. Ayan na po yung sa ating power supply. So okay na po siya. So ready to go na po tayo. Te-testing na po natin siya. Adapter nito. Monitor. Doctor, paghanap po ang adapter. Ayan, ayan, ayan. Isa. Ayan, sa ilalim, sa ilalim. Hindi, hindi. Yung may box. Nakanin, nakanin. Ito. USB. Yung charger. Yan, testing natin. So, ipwesto na natin yung ano, yung isang monitor. Yan, baba mo yung isa. Ayun, ayun. Hindi, ganito na lang, sir. Yan. Wait lang. Hindi pala sa HDMI. HDMI. Ayan. HDMI muna. So. So, yung HDMI sa likod po yan ng DVR. Tapos, papuntang monitor. Mga idol. Yan. So, mamaya na natin maayusin yan, mga idol. So, yun. Papuntang monitor. DVR to monitor po yan. Tapos, yung ano, nakalimutan. 3. So may natin na siya dyan pag testing muna tayo ng mga camera tsaka yung mga angulo ba. Ito ba yung screwdriver kung matindi? Sa akin yan? Nasa yan ka. Sorry naman, stanley yan ang matindi na ito. Hindi, sa yan sir. Sa iyo yan. Sa iyo sa kanya. Sa kanya yan. Sa kanya yan, sir. O yung sa iyo. Mahaba yung sa amin. Nasa bahay. So, power. Yung may bibigay mo kayo ba? Ano yung bibigay mo? Sa akin. Sa akin to. Power. Ay na. Okay. So, nag-power na po. Power supply. So, iayos lang po natin ng konti yung monitor para aray po. Yan. So, si DVR na lang pong lalagyan natin ng power. So, kung makikita nyo, maandar na rin po yung ating power supply. Ayan na po. So, welcome to my YouTube channel po, ha. Paki-like and subscribe na lang mouse, po natin, ha. So, yung daga po. Kukunin lang po natin yung daga. So, ayan po yung makukulit kong dalawang kasama at yung pinakagwapo namin na kasama. So, ayan na po. XBR 4.0 Dawa.
So baka naman dawa naririnig mo kami at na napapanood. Magpapasko na. Baka naman. Ikaw ang aming ano, ang lagi naming rinirepair sa aming mga customer. Lalo na si Sir Marvin, ano yan, ang aming contractor. Dawa loyalist po yan. Yan po ang aming ano. So, ayan na po. Umakarga. Alright. Uy. Ayaw ng mouse. Sa damit. Ayun. Set up muna natin siya. Linisin mo lang. I-cut mo yan, sir, kasi ano to, private. Okay. So, mga idol, ito na siya. Umaandar na lahat yung camera natin. 12 cameras, pero 16 po yung ano natin, channel natin. 16 channel. So, ayan na po yung DVR, yung power supply, at ang ating master Lodi. So, ayan na po siya, sir. Mga idol, so, okay na po yung ating CCTV. So, sana po, kung nagustuhan niyo itong video na to, paki-like and share na lang po. And subscribe na rin po natin para updated kayo sa mga video na i-upload ko. So, ito po yung bago natin na-upload. So, balikan namin po kayo. Idol, ito na po. So, i-ano lang po natin. So, ayan na po yung ating DVR. Okay na. So, approve na, approve na po. Arrange lang namin itong mga... So, muli po, i-ano ko po sa inyo. Sana po, paki-like na lang po and subscribe ang aking YouTube channel. Tapos, paki-share na rin po natin sa ating mga friends para ano na, may ano po natin. So, maraming salamat po. Sana po, magustuhan nyo itong tutorial video na to tungkol sa installation ng CCTV na dawa. So, sana makatulong po to sa atin. At ang ating master Lodi na contractor na si Sir Marvin. Siya ang ating ano. So, dawa. Baka naman. O, sige po. Maraming salamat po. Hanggang sa mga susunod namin video. Aayusin na lang po namin ito. Pero okay na po siya. Kumbaga, arrange na lang po namin para malinis. Kasi kalat-kalat pa po yung ating mga wiring. Kung makikita nyo. So, maraming salamat po. Sana po patuloy niyo ang suportahan sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli.